China, pangalawa sa pinakamalakas na puwersa sa buong mundo, lalong-lalo na sa military forces nila, maging sa kalupaan o himpapawid at sa karagatan, at nandyan ang malalakas na barko ng China na pandigma nila. Ito ay isang listahan ng kagamitan ng Philippine Navy kasama ang kasalukuyang mga assets ng Philippine Fleet at Naval Air Wing, pati na rin ang mga planong bibilhin ng Pilipinas. At bago tayo magpatuloy sa ating paksa ngayon ay inaanyayahan kita na mag-subscribe sa aking channel para mas marami pa akong magagawang video na kagaya nito. Maraming salamat! Alam ng buong mundo sa pagkaso ng Pilipinas sa International Court laban sa China, pero nanindigan pa rin nito ang China na sa kanila ang South China Sea, kaya patuloy pa rin silang gumagawa ng mga aktibidad at paggawa ng military forces facility na kinababahala naman ngayon ng Amerika at maging sa kalapit bansa, lalong-lalo na ang Pilipinas. Kaya naman nagagawa nitong buliin ang maliliit na bansa kagaya ng Pilipinas. Alam natin ang West Philippine Sea o Scarborough Shoal ay matagal na nitong inakupahan ng mga China at labag ito sa international law, pero ang China nanindigan ito sa agresibong pananakop nito dahil sa Nine Dots Line na pinaniniwalaan ng China. Ang agresibong pagsakop ng China sa Scarborough Shoal sa South China Sea ay malaking banta talaga sa Pilipinas, lalong-lalo na sa seguridad at sa ekonomiya ng ating bansa. Nababahala rin dito ang bansang Amerika dahil nilalabag nito ang China ang international law dahil sa paglabag nito sa pagsakop sa mga bansang walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang bansa. Kaya naman ang Pilipinas ay nanindigan na atin ang West Philippine Sea dahil sa pagkapanalo nito sa International Court at sinusunod lang ito batay sa international law. Dahil dyan ang gobyerno, nagbuo ito ng modernization program para palakasin ang puwersa ng hukbong pandagat o Philippine Navy para magbantay o magpatrolya sa West Philippine Sea. Ito ay isang listahan ng kagamitan ng Philippine Navy kasama ang kasalukuyang mga assets ng Philippine Fleet at Naval Air Wing, pati na rin ang mga planong bibilhin ng Pilipinas. At bago tayo magpatuloy sa ating paksa ngayon ay inaanyayahan kita na mag-subscribe sa aking channel para mas marami pa akong magagawang video na kagaya nito. Jose Rizal Class Frigates. Ang Philippine Navy ay nag-utos ng isang klase ng dalawang Jose Class Multi-Mission May Kakayahang Mga Frigate mula sa South Korea na kumpanya ng paggawa ng barko na Hyundai Heavy Industries, sa ilalim ng Frigate Ark Acquisition Project na naglalayong protektahan ang teritorial sa katubigan ng ating bansa. Ang mga barko na pandigma ay batay sa Incheon, FFXI, HDF type, na kagaya ng Multi-Purpose Frigate ng Republic of North Korea Navy. The first steel for the lead ship, BRP Jose Rizal, FF-150, was cut in May 2018 and it was commissioned by the Philippine Navy in July 2020, the ship joint base Pearl Harbor Hickam in Hawaii for the Rim of the Pacific or RIMPAC exercise in August 2020. Ang BRP Conrado Yap, PS-39, ay isang pohang-class corvette na kasalukuyang kinomisyon sa Philippine Navy. Siya ang serbisyong unang modernong corvette at isa sa mga pinaka-armadong unit nito at orihinal na tinawag siyang ROKS Cheongju sa panahon ng kanyang serbisyo sa ROK Navy.
Ang Gregorio del Pilar-class multi-role frigates ay naglilingkod sa Philippine Navy mula pa noong 2011. Nilayo nilang mapabuti ang seguridad ng dagat sa Pilipinas sa mga isla ng Spratly Islands at Scarborough Shoal na matatagpuan sa South China Sea. Ang mga barko ay dating pinatatakbo ng US Coast Guard sa ilalim ng klase na all-weather, high-endurance cutter na klase sa Hamilton. Itinayo ng Avondale Shipyard, ang mga barkong ito ay bahagi na ngayon ng Ingalls Shipbuilding. Isang kabuuan ng tatlong mga cutter ang nakuha ng Pilipinas mula sa US sa ilalim ng programang Excess Defense Article. Nilalayon ang programa ng gobyerno na Modernization Program sa Duterte Administration na palakasin ang mga hukbo ng Pilipinas o Armed Force of the Philippines, at bago magtapos ang termino ng ating Pangulong Duterte sa 2022 ay nilalayon niyang pagtibayin pa ang seguridad sa Pilipinas lalong-lalo na sa nasasakupan nating karagatan, dahil sa sigalot na ginagawa ng China at pangangkin sa bahura natin sa dagat ay napakalaking hamon talaga ito sa ating mamamayang Pilipino. Kaya naman ang ating Pangulong Duterte ay nababahala kung sakaling sa susunod na mamumuno sa Pilipinas ay pababayaan ito, at babaliwalain lamang ang pinagsikapan niya ayusin sa 6 na taon mula noong umupo siya, kaya malaking hamon ito sa atin na mamamayang Pilipino, ay dito nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Kaya hinihikayat ko lahat ng mamamayang Pilipino na naway maging matalino tayo sa pagpili na mamumuno sa ating bansa sa susunod na halalan. Dito nakasalalay ang kinabukasan natin at sa mga susunod na henerasyon. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video ay hinihikayat kitang mag-subscribe sa aking channel para ma-update kita pag may mga bago akong video na i-upload at maraming salamat.